PSE nag-pullback. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Pullback Edition. Thursday edition tayo, mga titos and titas. Kahapon, medyo flat ang market. Ngayon, nag-pullback. Tomorrow, Friday, may TP pa kaya tayong makikita. Silipin natin yung market. Ano ginawa? Sama natin yung ASEN, APL, Converge, GMA7 at si Tech Talk. Let's have a short prayer po muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka hunaligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs. Tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan yung 13 years of experience natin sa pagte-trade ho nitong chaos, yung mga pains and gains sa isang bull and bear cycle. Kinukwento natin dito yan, tambay style lang. Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan dito sa stock market, huwag niyo kalimutang i-click yung subscribe button at isama ninyo yung sana all sa notification bell, dahil tuwing Monday to Friday, may live stream po tayo, live tambayan. Pwede kayong maki-group chat. Yan. Pwede kayong magtanong. Pwede niyong ipasilip yung mga stocks na minamanok ninyo. Kung bago lang kayo dito sa stock market or medyo matagal na pero naghahanap pa rin, nangangapa-ngapa, meron tayong starter kit, no? Doon po nagsisimula lahat ng tambay. Pagkatapos po ng video na to, pati yung booster pack, baka lang makatulong sa inyo. So nandun po yung link pagkatapos itong video na to. Papasok natin yung market. Ano ginawa ngayong araw, mga Team Autolike? Yan. Kung gusto nyo pala supportahan itong ating tambayan, mga titos and titas, pwede kayo pumunta sa patreon.com/TitoVlogs. May mga malalambot na upuan dyan. Nasa front seat kayo dyan pagka dyan kayo pumunta. Ang ating market, pulang. Parang mikropono ni Tito, ha? Down tayo ng 85 points or 1.23% all sectors. Ayan ka. Kaya sabi natin, pulang-pula eh. All sectors are in red. Value turnover natin, 6 billion mga titos and titas. Pero may block sale tayo na 7 billion. More or less, no? Mataas pa rin po ito, ito 6 billion na value turnover. And ang ating gainers 76 lang. Ang losers natin 129. Yung foreigners, anok-nako. Ang dami naman lumabas na foreign ngayon. Net foreign selling tayo, ha? 5 billion. Whopping. 5 billion pesos, mga titos and titas. Saan lumabas ito? Bukas, pakicomment niyo. Pakicomment niyo kung na ngayong video na to, kung alam niyo kung may isang stock lang to. Malamang na lumabas yung foreign kasi napakalaki naman ng 5.2 billion, ano, mga titos and titas. Silipin natin mamaya yung chart matapos yung mga tabalits natin. Nauntog tayo sa 7K kahapon, eh, no? Galing po dito sa inquirer.net, IMF tells PH invest pa more. Talaga nagtagalog, eh, no? Invest pa more in fight versus pandemic. The government may need to invest more in efforts to beat the coronavirus pandemic to ensure the country's return to sustainable economic growth this year and next, according to a visiting mission of the IMF. In a statement on Wednesday, officials of the 190-nation multilateral funding agency also predicted that Philippines' GDP would expand by 5.4% this year and 7% next year, more conservative than the government's goal of 6-7% and 7-9% in 2021 and 2022. So, parang yung IMF, no, meron silang nakikita na hindi natin nakikita yata. Mukhang kasi kahit papaano yung cases natin, hindi naman na dumadami. Ay, kumbaga medyo kontrolado. Ngayon, probably ang nakikita ng IMF, so nakokontrol yan kasi naka-GCQ pa tayo. Once na we open the economy fully, no, baka doon tayo madisgrasya. Parang ganun ang interpretation ko, ha. Kaya sinasabi nila na we need to invest more sa fight against COVID. Siguro yun yung tinitignan nila. Mas magagaling sa atin itong mga to, eh, no? So
Tignan natin, but we're hoping na hindi na dumami yung cases kahit na gradually ay binubuksan natin yung economy natin. Next balita pa ulit galing sa Inquirer.net, NEDA Chief. All 26 million PH households could have bank accounts by end of 2021. Teka muna, parang maganda tong balita na to ah. The government is aiming at giving access to bank accounts and formal banking services to the Philippines' 26 million households by end of 2021, the country's chief economist said on Thursday. Socio Planning Secretary Tito Carl Kendrick Chua told the Asia-Pacific Economic Cooperation Structural Reform Ministerial Meeting that the COVID-19 pandemic revealed several institutional weaknesses, including the difficulty in identifying beneficiaries for social protection programs and the lack of bank accounts for the efficient distribution of subsidies in the Philippines. Teka, may hinahanap ako dito. Ano, paano nila gagawin? Yun nga, kung end of 2021 na, nasa kalagitnaan na po tayo, ilan na ba ang, ano na ba nakalagay sa statistics natin? Ah, ito. From zero registration in April 2020, over 36 million individuals have taken the initial step to be registered and some 3.7 million household heads applied for a bank account. Ayun. So may umuusad naman pala. May umuusad, ano, mga titos and tita. Sabi nila, ang goal daw is to register at least 50 million individuals for Philippine ID and achieve 100% financial inclusion at the family level by the end of 2021. So ito yung nag-register na ba kayo nung Phil ID para niro-roll out na ba ito? This was the reason for the fast tracking of the Philippine Identification System. Ang tagal na naman kasi nito eh. Oo eh. Sino ba kasi may ayaw niyan? Diba? Ang tagal na. Ang tagal na. Ang dami ng nirason dito sa National ID natin. Panahon pa ho ni President GMA yung National ID. Napakarami ng ni rason kaya hindi maituloy-tuloy itong pandemic. Nagmulat sa atin ano na kailangan talaga ng one national ID and yung bank account nga lahat meron para madali yung distribution kung may i-distribute man. Yan ay mga balita. Ade, may isa pa tayong balita galing sa Inquirer.net. BSP no interest rate hikes yet as Philippine economy recovers. The Philippine Central Bank intends to keep domestic interest rate at rock bottom levels for some time despite growing talk about an upcoming increase in the cost of money in developed economies that are staggering to emerge from the COVID-19 pandemic. So tayo, steady lang ang ating interest rate. Yun nga lang. Eh, pero maganda sa economy, no? Kasi yung liquidity mapupunta dyan. Pero ang mas importante sa economy ngayon ay buksan. Kasi nga, eh kanina nandiyan tayo sa Green Hills eh. Diyan sa Promenade, kina Tito Pau, kokonti talaga tao. Kailangan po talagang buksan yung economy. Dahil yung mga negosyante, willing naman eh. Willing naman sumugal ulit to help them in nation building yung mga negosyante, especially the SMEs na medyo talagang namilipit ng todo. Pero paano ka nga naman no magsisimula ulit kung wala na, kung nakasara naman, naka-lockdown, 'di ba? Even no na gusto, kung wala kang pondo, pwede kang manghiram. Even na gusto mo, even na may magpapahiram, wala namang masyadong gusto mag-risk na negosyante ngayon dahil nga po sa ating lockdown situation. Eh yan, eh sana sooner or later ay ma-resolve yan, lumuwag tayo at nang mapakinabangan natin tong no interest rate hike. Silipin natin, market natin. Pangalawang araw pala na code. So parang first time ba natin nag-long? Ay, hindi naman. Hindi naman natin first time nag-long red. Kaya ito pala, may long red na tayo. Almost 73%. Ito 1.23%. Ang down natin today. Major pullback kaya ang gagawin ito or ito lang? Ito lang kaya? Posible rin ito lang. Tatouch lang yung yellow. Ito para yuyo ko. Ito yung muku yung MACD pero hindi nag-cross. Ito para payuko, no?
So, magiging crucial sa atin ngayon, EMA 13. Yan po, no? Kung sasaluhin tayo niyan, pag sinalo tayo niyan, happy-happy. May ilang araw pa tayong sisipa. Diba? Pagka tumalbog tayo dyan sa EMA 13 at hindi nag-cross yung MACD natin. Teka, tingnan po. Ayun, RSI natin. Halos the same setup. Hindi, mas mataas pa nga ito. It's like correct, no? Okay, so may chance tayo na ito gayahin. Saluhin ng EMA 13. Mukha. Based sa chart po yan, ha, mga titos at titas. Sa EMA 13. Kasi yung RSI that time, mas mataas pa, 80 na. Ngayon, ang RSI natin, 64 na lang. Ang galing din magpahinga na ito. No? Pwede natin. Tignan natin yan. Crucial na yan, yung EMA 13 for me. No, mga titos at titas. RSI, nakapahinga na rin. So, papaalala lang ni Tito. This program is rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta po tayo rin. Ha? This is not a financial advice, mga titos at titas. Because your money is your pera. Ayun eh. Asen, silipin natin. Ano nangyari dito? Tapos na ba konso? Ay, hindi. Tapos na tayo sa konso rito eh. At aba, mabait. 8.16 tayo ngayon. Are we going to retest the breakout point? At 781, yan yung breakout point natin. It coincides also sa EMA 13. Mabait ito. Mas maganda. Ilubog mo dyan sa 781. Or kahit hindi masyado. Kasi hindi naman niya tinatouch yung EMA 13. Basta wag lang iiwan. 781, pwede yan. Pwedeng 780. Pwedeng, ano ba tayo? 8 pesos. Pwede rin tayo sa 8. Diba magre-retest tomorrow, Friday pa naman. Wag lang iiwan sana yung EMA 13 para maganda yung takbo, maganda yung hagod ng upside nito kung sakasakaling aakyat na nga siya. Diba? Hindi masyadong steep yung magiging pag-akyat niya kung lagi niya lang babalikan yung EMA 13. So yun ang magiging support natin sa correction po na ito. Gaano katagal? Let's see. Depende rin yan sa PSE. Ultimately, we want to break itong all-time high, 10.22. Hindi naman din nagmamadali, kahit dahan-dahanin. Ayoko rin ng ganitong ka-steep. Kasi pag ganyan ka-steep, prone din sa correction. So, yan po. Ito ang gusto kong takbo. Next, si Converge. Ganito yung gusto nating gawin. Yan po, no, mga titos at titas. Tignan nyo lang ito. Pansinin nyo lang to si Converge. Diba? Ang bait-bait nito. Halos dyan sa blue line lang lagi, hindi siya lumalayo. Ngayon, ito po yung ginagaya niya na. Ito po yung ginagaya. Yan. May bomba rito yan. Binomba, binalik din. Diba po mga tito at tita? So, posibleng yan yung ginagaya. So, ayun na naman. Diba? Umakyat na naman tayo. Pwede tayong bumalik ulit somewhere here siguro, ano to, 20 area, no? Or yung retest itong breakout point, 2160. Hindi, malapit to 2160 pa lang ngayon. Parang malapit yung 2160. Retest ng breakout, pwede kaya to? Posible, yun, it will coincide doon sa EMA pero umaakyat yan. Pero posible yung breakout point last time ba? Saan ba siya nag-retest? Ito yung breakout point last time. Ay, tinamaan. Mas malalim pa sa breakout point nung nag-retest. So, pwede mas malalim pa dyan sa 21. So, 20.45 pwede. 20.45, 20.50 pagka nag-retest po. Anytime, no? Kung saka RSI, malapit na rin mauntog. Pero may leg, mukhang may leg pa. Bakit? Kasi RSI, last time RSI 80. 81. Ngayon ay RSI 76 pa lang tayo eh. Yung peak ng RSI niya, teka, akin natin to. Ayan. Yung peak po ng RSI nito is nasa 81. Ngayon ay 77 pa lang tayo. So mukhang may leg pa. Kung babasihan natin yung RSI, mukhang may leg pa to. Paakyat. No? Mukhang pwede niyang sagarin. Kumbaga meron pa siyang leeway para umakyat pa ng konti bago siya magko-correct. Kung magbabasihan natin is yung RSI.
Si next natin, APL. Si Apollo, eh, ganun pa rin. Konso pa rin tayo. Teka nga, baka may ginagawa ng kakaiba rito. So, zoom in ko nga lang. Saan tayo na-close? 1840, after natin na mauntog sa blue line at saka doon sa dotted line sa median natin. We closed at 1840. Sinasalo tayo ng EMA and MA20. Let's see if that will hold. MACD ba? Nag-cross na tayo. Hindi pa rin, no? Tignan mo, nahihiya pa rin talaga yung MACD, eh, no? It will take siguro few more days kung talagang... Ayaw, ang nakakatawa dito, ayaw naman niyang i-cross yung MACD. Ayaw niya ring itawid. So, naka-wait and see siya. Ano inaantay mo? Ano inaantay nito sa chart? Ito? Itong green. Posible pong mag... dikit-dikit na yung lahat ng linya na yan dito sa area na to. So, mukhang mahaba-haba talaga itong konso. This suggest a long consolidation. Pag yumuko na yung green, magsama-sama na sila. Posibleng mahaba-habang tulugan to. It's, especially kung yumuko itong MACD. No? So, nandun pa rin. Walang pinagbago. Konso pa rin tayo sa APL GMA7 na mayagbag pa, mga kapuso. Correcting na tayo, GMA. 2 days na tayong red. Nauntog ba tayo sa RSI? Lumakpas pa nga eh. Lumakpas pa tayo doon sa big RSI natin. Pabalik tayo. Kung may lakas pa to, tatalbog sa EMA 13. Pwede pong tumalbog dito yan. Just in case may lakas. And may ugali rin siya hanggang sa blue line. Kaya niyang... dumikit do sa blue line. Masyado na nga namang malakas ang tinaas na ito. Ito lang yung trend line. Yan lang yung trend line sa blue. Ano kaya ang gagawin ni GMA? Wala kasi tayong pattern ng ugali na ito. Pag pinobomba. Ito kaya... ugali na to. Ayun, no? Ito kaya yung pattern, diba? Ito yung may bombahan, eh. Nag-correct hanggang green. Dire-diretso inakyat hanggang 10, no? From 660 hanggang 10, tinatch yung green, pero umakyat pa rin. So, may lakas pa pag natouch yung green. Ito. Pwede rin to. Pwede rin to. Blue naman yung tinatch. Nag-correct. Blue naman. So, mukhang meron pa. Mukhang meron pa tayong leg. No? Magko-correct lang. Medyo malalim lang yung correction kung blue. Tingnan nga natin. Pa tayo. Kung either blue or green. Ay, kung blue, malalim pala talaga. Lalo yung green. So, minimum talaga dito. Blue line. Balik sa 9 area o below 10. Pwedeng ito. Pwedeng itong 950 area. Dati yung breakout point. Pwedeng balikan. It will coincide na yan sa blue siguro or pwedeng puntutan yung blue. Ganun yung ugali ni GMA. No? So, obviously, meron na tayong downtrend na na. So, it's... bantayan nyo po yan, no? Lower high ang tawag dyan. No? So, mas mabababa na yung high niya everyday. So, pag let's say for example tomorrow, today ang high niya is 1288, yesterday it was 1340, the other day it was 1350, eh, di ba? So tignan niyo bukas kung hindi na po ito lalagpas dun sa high niya today na 1330 na mauntog ulit yan dyan. So pababa talaga. So first support EMA 13, next is MA 20, and ultimately yung blue line, yung MA 50 po. Si GMA 7, si Tech, meron itong warrant, eh. Detachable warrant. Hindi pa lang natin na-review ng maayos. Chart-wise, oh, hindi na naman niya tinuloy, no? Talagang ugali na itong si Tech, eh. Tignan nyo ho, diba? Tuwing may good news yun, eh. May detachable warrant. Laging binubuhusan. Lagi ito. Good news. Ayun. Binomba kahapon, good news ngayon.
long red. So expect mo na na pwedeng magbumalik po yan dito. 560 to 530 area siguro. 540, 560 area, mga titos at titas. Pwede mag-conso yan doon. Although, ang isang maganda naman pala sa ginagawa ni TechTalk ay yung MACD niya nag-cross na sa zero at paahum pa. Kaya, yun nga lang kasi katulad nito, ano din to eh, umakyat tapos cross din pababa yung MACD rito. So abangan ito kaya medyo mahirap, medyo tricky basahin yung chart talaga ni Tekto kahit dati pa. Pag sinama mo pa yung mga balita na pag parang sell on news na ugali niya. So medyo tricky basahin. So yan po. Eh paano mga titos and titas, maraming salamat po. Panoorin yung starter kit and traders booster pack, nandiyan po sa yung link. Kita-kits tayo kasbu. Weekend na. Bukas. Bye.